Hi, welcome to Taga-Toronto. Tagaluto ng Toronto. Alam niyo na yun, Taga-Toronto. Hi guys, samahan niyo ako magluto ng masarap na pansit. Ayan, tara na. Ang ating sahog ngayon ay shrimp. Ang ating ng shrimp. Pwedeng walang shrimp yung pansit, pero available naman kasi kaya lalagay ko ng shrimp. Tanggalin ko yung balat. Ayan. Tsaka tinanggal ko rin yung ulo ng shrimp. Isasama ko yung ulo sa susunod kong mga lulutuin. Pero hindi dito sa pansit. Okay? Ayan. Ganyan kabilis ako magtanggal ng balat. Kung ang shrimp nyo or hipon ay maliit, hindi mo na kailangan tanggalin yung ulo. Ayan, natanggal natin yung balat. Dabi. Gagamitin tayo ng manok. Ito ang gagamitin ko, bali, apat na, ano, na pirasong hita ng manok. Bali, tatanggalin ko yung buto niya. Ang kailangan ko dito yung laman lang. Ayaw kasing lagay ng buto yung lulutuin nating pansit. Okay? Pero yung buto naman, ano, natatanggalin natin dito, pwede natin gamitin ito sa ano, pagluluto ng congee or goto. Yan. Ito ko gagamitin yung buto na yan. Sa ngayon, ang kailangan ko rito ay laman lang. So, isa-isa ko siyang tinatanggalan ng laman. Hinihiwalay ko. Yan, ganyan. Mabilis din ako magtanggal ng laman. Ganyan din ako kumilos. Mabilis. Ang manok kasi, pagka walang buto, mas mabilis siyang lutuin. Pagka ginisab mo sandali lang siya, luto ka ganyan manok. Kasi puro laman lang eh. Yung mga taba, gaya nito, tinatanggal natin yan. Natin kailangan yung taba. Hanggat maaari, iwasan yung kumain ng taba ng manok. Yan, ito nakuha nating laman. Tapos yung mga buto. Yung mga buto, gamitin natin sa congee. Kailangan din natin ng, ano, ng sibuyas at saka bawang. Yan. Yung dalawang sibuyas at saka isang bawang ating gagamitin. Okay, gaya ng dati. Yan, pinabayo ko yung bawang para tanggalin yung mga balat. Ganyan. Ito naman ating sibuyas. Tanggalin yung magkabilang dulo. At saka ito sibuyas na to, hindi natin ito i-dice. Ano lang siya, basta regular na pagkat lang yung medyo mahahaba. Kasi ang lulutuin natin pansit. Yan. Tatanggalin ko lang yung balat. Kasi pagka magluto kayo ng pansit, ang maganda raw ano eh, lahat ng sahog, mga pahaba. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang pagkat ng sibuyas. Katinyo lang ng ganyan, mahahaba siya. Para pampahaba daw ng buhay pag may birthday. Ito naman yung ating celery. Yung celery, kakating ko siya ng ganyan, mga manilipis, maliliit. Yan. Mabilis din ang magkat ng celery. Pwedeng ano, pwedeng walang celery ang pansit, mas kung hindi available. Meron din tayong carrots. Yan, ganyan ang carrots. Tanggalin niyo yung balat. Tapos pagka natanggal niyo yung balat, hiwain niyo ng pahaba. Yan. Ganyan. Makita, pansin nyo, pahaba yung hiwa ko ng carrots. Kasi ang lutuin natin ay pansit. Lahat ng, ano, ng mga sahog hanggat maaari, puro pahabado yung korte niya. Ito gagamitin tayo ng napa cabbage. Bali, usually ang ginagamit natin ay yung regular na cabbage lang. No? Pero ito, nakita ko kasi yung napa cabbage habang namamalengke ako. Lalagyan din natin siya ng, ano, ng parsley. Itong parsley magbibigay ito ng namnam at saka bango doon sa pansit. Yan, hiwain natin ng maliliit na ganyan. Tapos yung stem niya, pwede nyo hiwain ng pinong-pino, ganyan. Magbibigay ng bango doon sa pansit tsaka namnam. Alam niyo ba na kung meron kayong kidney stone problem, itong parsley ay maganda sa kidney stone. Yan. Yan ang naging problema ko dati. Gagamitin tayo ng bell peppers. Pwedeng walang bell peppers ang pansit, pero nakita ko kasi sa rep merong available na ganito. So, isasahog ko na rin siya. Kasi nagbibigay ito ng namnam sa pansit. At saka maganda rin sa katawan ng bell pepper. Yan, kinakat ko lang siya ng ganyan pahaba. Medyo may kamahalan nga lang itong bell pepper sa ibang lugar. Ito na ang ating mga sahog. Napa cabbage, yan, celery, meron din tayong onions, garlic,
Tapos meron din tayong ano, carrots na pahaba ang pagkat. Ngayon nagigisa natin to. Gumamit ako ng konting olive oil. Ito yung ating garlic. Yan. Konti lang ano, ang lagay niyong oil kasi hindi maganda sa katawan yung oil. Kaya kung gumagamit ako ng oil, konti lang talaga. Sama na rin natin itong onion at garlic. Palaging ano, palaging ganun. Palaging siya yung simula palagi pagka magigisa kayo. Sibuyas at bawang. Lagay na rin natin itong ano, manok para maluto kagad yung manok. Yan. I-distribute lang ng ayos para ano, pantay yung luto ng manok. Babantayan nyo lang, haluin nyo lang palagi ng haluin. Yan, ganyan. Hanggang sa mapantay yung pagkakaluto ng manok. Yan. Haluin nyo lang ng haluin. Yan. Medyo luto na yung manok natin. Tatandaan nyo, pagka yung sibuyas at bawang ay caramelize, nagiging brown siya, masarap yung ganun. Pagka yung ilalim ng lutuan nyo ay nagpa-brown-brown, ganyan, no? Yung kumakapit yung caramelize ng ano, ng sibuyas bawang. Nagbibigay namnam yun eh, ng sarap. Pabiyaan nyo lang siya. Kasi pagka naman nalagyan ng sabaw yan, matanggal yun eh. Hahalo yung lasa doon sa sabaw. Ngayon, sama natin itong hipon yan. Haluin mabuti. Luto na lahat. Luto na yung hipon, luto na rin yung manok. Pwede natin ihalo itong, ano, itong ating carrots. Yan. Huwag nyo ihalo yung carrots hanggang hindi luto yung manok. Ito naman yung ating pancit bihon na binabad ko sa tubig na may toyo. Yan. Ang pagluluto, ano, kanya-kanyang style lang yan eh. Walang tama o mali. Kung paano gusto nyong lutuin, bahala kayo. Pero ganito yung ginagawa ko. Ganyan. So yung pancit, ibinababad ko sa tubig na mayroon toyo para lumambot siya. Tapos yung sabaw na yun, yun ang gagamitin ko dito panluto ng ano, ng sahog. Makapansin nyo, kinukutkut ko yung ilalim ng lutuan kasi yung para humalo yung ano, yung lasa ng sibuyas bawang. Nalagyan natin ng paminta. Tapos haluin mabuti para maging even yung distribution ng ano, ng paminta. Yan, ganyan lang. Niluto na ang ating sahog. Pwede natin ilagay itong ano, itong pansit bihon. Yan. Sama na rin natin yung konting sabaw. Kasi yung sabaw na yan, i-absorb yan ng ano eh, ng pansit eh. Mamaya mawawala yung sabaw na yan dahil gawa ng pansit. Ngayon, sama na rin natin itong kanton. Lagyan natin ng kanton. Ilalagay niyo yung pancit bihon at saka pancit kanton pagka sigurado kayong luto na yung manok. Yan. Tinakpan natin kanina itong pancit para ano, lumambot yung pancit kanton. Yan, no, na, nag-moist na siya kaya siya lumambot. Tapos haluin niyo lang, distribute yung, ano, yung sahog. Tapos ina-absorb niya yung sabaw. Yan. Haluin lang yung haluin hanggang sa mawala yung sabaw. Ayun na. Malapit tayong kumain ng pansit na masarap. Kanya-kanyang style lang yung pagluto ng pansit. Pero ito, sabi ko sa inyo, walang mali, walang tama ang pagluto niyan. Ganyan lang yan, kasimple. Ngayon, dagdag natin itong parsley. Itong parsley nagbibigay namnam sa pansit. Tsaka itong celery, yan. Tapos haluin lang na mabuti. I-distribute na maayos. Mabuti. Yan. Itong ano, celery kasi, pwede itong kainin ng hilaw. Hindi kailangan lutuin ng lutong-luto. Kaya okay lang itong ilagay sa huli. Kung walang celery, pwede rin. Hindi mo kailangan, ano, hindi mo kailangan eksakto yung sahog nyo. Ilagay ko lang to dahil available.
yun saka natin ilalagay itong napa-cabbage. Ito kasing napa-cabbage, dahon lang to kaya madali itong maluto. Yung moist lang nung ano, yung init nung pansit, kayang lutuin itong napa-cabbage. Kaya sa huli ko siya nilalagay. Yan. Ipailalim nyo lang, haluin nyo mabuti. Yan, ganyan. Distribute nyo lang sa ilalim. Naku, sarap. Maganda rin sa pansit na niluto ko. Kasi yung toyo, nilagay ko sa tubig. Tapos binabad ko yung pansit dun sa tubig na may toyo. Kaya even yung alat niya, yung pagkakadistribute ng alat ay even. Haluin lang mabuti. Yan. Haluin mabuti hanggang sa mawala yung sabaw niya. Kasi itong pansit ano, kanton at saka itong pansit bihon, ang bilis niya mag-absorb ng ano, ng tubig, ng sabaw. Kaya talagang madadry siya talaga yung sabaw na nilagay natin, mawawala talaga yon. Ganun ang masarap na pansit. Ayan. Ayun, wala nang sabaw. Sarap niya. Ngayon, luto natin pansit. Pwede natin ilagay itong ating bell pepper. Kaya sabi ko kanina, pwedeng walang bell pepper. Kaso, available kasi dito, kaya nilagay ko na rin. Itong bell pepper, ano to eh, nagpapasarap din to sa pansit. Nagbibigay namnam din to. So, haluin natin mabuti. Pero kung hindi available yung bell pepper sa inyo, okay lang. Masarap din yan, maski walang bell pepper. Okay. Haluin nyo lang mabuti hanggang sa maging even yung pagkakaluto ng pansit canton. Hanggang sa mauubos yung sabaw, mawala na yung sabaw. Jaran! Ayun na ang ating masarap na pansit canton na may bihon. Tara, kain na tayo. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking mga videos. Maraming salamat din sa inyong mga suporta. Alam kong palagi kayo nandyan. Gaya ng nasabi ko kanina, ang pagluluto ng mga Philippine foods, walang tama, walang mali. Kung anong gusto nyong ano, paraan ng pagluluto ang gawin nyo lang. Ang mahalaga, yung niluto nyo at the end ay masarap. Ganyan lang kasimple ang pagluluto ng pansit canton. Okay, maraming salamat. Hi, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button so that you will receive an automatic notification. Thank you very much and always take care.